Sa bidyong ito, pupuntahan natin ang napakagandang rolling hills na makikita sa bayan ng Dupax del Sur. Pupuntahan din natin ang pinakalumang simbahan sa probinsya ng Nueva Vizcaya, ang St. Vincent Ferrer na matatagpuan sa bayan mismo ng Dupax del Sur. Sana ay samahan ninyo ako sa aking pagbabalik sa mga lansangan ng Nueva Vizcaya. Ipagpatuloy na natin ang ating pamamasyal, pagra-rides at pag-i-stroll sa iba't ibang lugar sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Kaya naman, tara na! I-stroll na natin yan! Yahoo! Let's go! What's up mga tol? Long time no vlog and long time no ride. Kumusta po ang buhay? Ngayong November mga tol ay mahabang ating bakasyon dahil nga sa undas. Kaya naman, meron akong gustong puntahan dito sa parte ng Dupax dito sa aming probinsya. Nueva Vizcaya. Ito ay ang St. Vincent Church. Ito ang pinakaluma o di kaya naman isa sa pinakaluma na simbahan dito sa aming probinsya, ang St. Vincent Ferrer Church. Kaya naman mga tol ay samahan niyo ako at puntahan natin ang Dupax del Sur. Tara, i-stroll na natin yan. Hey! Napakaganda ng sikat ng araw. The weather is convincing, kumbaga. Weather is convincing para ano? Para gumala. Ohoy! Yeah, liko tayo dito. Let's go! Let's go, baby! It's a long time no ride, mga tol! Woo! Ang sarap ang motor! Woo-hoo-hoo! Nasa bypass road nga pala tayo, mga tol. At heading south or southbound tayo. At tayo nga, mga tol, ay pupunta tayo ng Dupax del Sur. Dadaan tayo dito sa gusto kong dumaan dito sa part ng Aritao. Dito sa may barangay Banganan ba yon, Banganan. And then all the way to Dupax del Sur sa may Manggayang, Barangay Manggayang, kasi gusto kong daanan yung favorite kong daanan din dito sa Nueva Vizcaya. Kung saan matatanaw mo yung rolling hills nila doon. Ang ganda. Matadaanan din natin itong bundok pag-ibig dito sa may Gabot, Dupax del Sur. Ayun. Kumustahin nga natin yung mga lugar na yan. And then all the way, i-enjoy natin to mga tol. Tara, i-stroll na natin yan. Yahoo! Let's go! Yay! Yun, hingi daw ng sticker si sir. Ayan. Anong pangalan mo, sir? Sir. Ayan, shoutout kay hello, baba. Ingat po kayo.
Sige. Oo. Thank you, sir. Ruto na ako. Ayang init. Woo, ang ganda ng araw. Ganda ng sikat ng araw, oh. Woo. Ayan, nandito tayo sa kabaan ng Busilac. Pero may napansin ako, mga tol, yung aking gloves. Nakagear tayo, ngunit nakalimutan natin yung gloves. My goodness. Kinakabang man na ito yun. Ay, sasapo, makapaternak. Ay, dito nga pala, mga tol, yung ang pinakasikat na resort noong taong 90s and then sa late 2000 or mid 2000 to 2010, ang Villa Margarita Resort. Ayan, no? Ang tanong ng karamihan, no, bakit nagsara? Yun ang hindi natin alam. Wala. There is so many memories in here. Sa aking pagkabata, childhood ba? Childhood memories. Dito ako unang nalunod, unang natutong lumangoy konti. Pero hanggang ngayon, mga tol, ay hindi pa tayo marunong lumangoy. Sad. Ay, ako, Ternek. So, ayun, mga tol, ito na siya ngayon, Villa Margarita Resort. Ayan, sarado. Okay, tara, let's go! Diyos ni kumuyog, kada kayo, amin. Yan, living bayombong. Ayan, ayan, ayan. Ngayon lang ulit tayo napagawi dito sa South, mga tol. Kaya naman, kumustahin natin itong Batu Peri Bridge natin. Kumusta na ka? Hoy! Anyangay! Oh! Niyamatan. Kapalpasan niyo matan na na. Oh, mababadjet na. Ganun pa rin, mga tol. Ganun pa rin yung nadatnan natin dito. Ayan. Ewan ko ba? Kayo na bahala dyan. Basta ako, mamamasyal ako, magmomotor ako. Ang sarap magmotor. Ha ha ha. Woo. Ang ganda na ng daan dito, mga tol, oh. Spaltado. Dito sa barangay, ano bang barangay ito? Barangay Makati? If I'm not mistaken, apo? This is Barangay Makati. Hanga ko adi Makati nga nagatala. Oh my gosh. Oh no, what happened? Disgrace. Nako. Ingat po ang lahat sa ano, pagmamaneho. Meron pa dito. Ay, hindi. Junk shop. Makati, yes, Makati. This is Barangay Makati. Mambang. Ganda ng daan, no? Espaltado. Wala na yung alon-alon. Binakbak na. Nay! Oops! Ipit tayo. Delikads. Malongganisa tayo ito, no? Okay, approaching or entering Bambang, diba, Biskaya? Right. Partakam Uncle Ani. Ubut mau. Ayan. Good morning po, Bambang Genius.
Kumusta po ang buhay-buhay? Shoutout sa mga taga Bambang. Ayan. Marami din tayong followers dito sa Bambang, mga tol. Ayan. Oops. Yukis dog. Bambang is a first class municipality ng probinsya Nueva Vizcaya. Ayan. Kaso nga lang matraffic dito, sa totoo lang matraffic. Pero mga tol, kapag natapos na yung bypass road na ginagawa, kasalukuyan ay ayun, magiging maluwag na dito. Panigurado yan. Ayan, nandito na tayo sa may Envat Bambang. Oh, shout out sa aking kaibigan si Michael. Kumusta ang buhay-buhay, tol? Kumusta na? Ganda na, no? Yung loner na bundok dyan, dyan sa may, hindi ko alam kung anong barangay dyan. Pero ang ganda. Pag nandyan ka sa may bypass road dyan sa taas, mga tol, ay makikita mo yan. Ang ganda. Dan yung favorite spot natin. Pag na-open yung daan na yan, mga tol, ay sigurado. Maraming magtatayo ng business dyan. Ng establishments. Ginagawa pala yung daan dito, mga tol. Dito sa may papuntang Aritaw na. Ayan, oh. Kailangan na rin palitan yung kalsada dito kasi hindi pantay yung mga bawat span. Hindi siya pantay. Merong mataas, merong mababa. Kaya tama lang na binakbak nila ito at pinalitan ng bago. Sana naman yung bago, yung smooth yung surface niya. Yung hindi naman smooth na yung madulas. Ibig kong sabihin yung hindi matagtag kasi yung ilan sa mga bagong kalsada dito sa probinsya ay pinalitan niya ng bago pero matagtag. Yun lang naman yung masasabi ko sa mga kalsada dito. Kaya na bahala dyan. Basta ako ay nagre-react lang din sa mga nakikita ko at nararanasan ko. Pero tara na, pasyalan natin yung bundok pag-ibig. Baka may nagde-date doon, mga tol. Ay, ako, internet. At dito yung kurbahan, mga tol, na favorite spot ng mga LTO. At dito nga pala located, mga tol, yung ating best friend na si, I am Novelco. Oh. Umay kayo, ako na to, pumasyar ni best friend. Ni Lucky Titi, uungat yun, ayan, oh, ag-brown out tayo. At ang bundok pag-ibig, ayan, oh. Matamo siya, mga tol. Oh. Nung last na punta ako dito, mga tol, ay taong 2023 pa sa kakalbo noon. Ayan, no? Tara, paliparan natin ng paliparan natin ng drone. You could try to cut the corners. You could hide from everyone. But love don't know no borders. I'm someone you can't outrun. You could climb the highest mountains. I'd still find you at the top. And on the way down, I'll hold your hand so it doesn't seem that steep of a drop. You could try to cut the corners. You could hide from everyone.
ni Kuya. Let's go mga tol. Let's proceed na sa Barangay Manggayang, Dupax del Sur, kung saan gusto ko rin kunan ng drone shot itong rolling hills sila dyan. Way back kasi nung ako'y naging isang SK or sangguniang kabataan sa aming barangay, ay dyan kami naliligo dito sa may part ng Manggayang, sa tabi lang ng rolling hills nila, kasi may ilog dyan mga tol. Kaya tara, daanan natin. At nandito na nga tayo mga tol sa bayan ng Aritao. May daanan dito mga tol na papunta dun sa Dupax del Sur. Magkoconnecta ang Dupax del Sur, bayan ng Dupax del Sur at bayan ng Aritao. Meron din dito mga tol sa part na to, sa Barangay Banganan. And then meron din dun sa may bungad kanina. Kaso gusto kong umikot dito sa part na to. Ayan. Ito naman yung papuntang Baguio mga tol, yan. Ayan, Barangay Banganan, uy yo. Hinahanap ko kasi yung logo ng Aritao doon, wala na pala. Para may sama ko sana sa vlog. Ayun, dito na tayo napadaan. Ayun mga tol, oh. Oops. Bypass pala to na hindi pa natatapos. Ayun mga tol, oh. Natatanaw niyo na ba yung natatanaw ko? Wow. Woo. Napakaganda talaga mga tol. Wow. Na-speechless ako mga tol. Woo. Ayun, oh. Ang ganda talaga ng Nueva Vizcaya. Ayan o. Kasim that? You see that? Oh? Kung hindi ako nagkakamali mga tol, ay ito ang boundary ng Aritao saka Dupax del Sur. Ayan o. Woo! Ang ganda! Tinapyas yung bundok mga tol, oh.
Ano, hollow block oh. Mga tropa tayo dito. Ayun, shout out kina sir. Anong pangalan mo, sir? Shout out. Ha? Oh, shout out kay sir. Shout out kay sir. You know. Kay sir. Yun. Ayun oh. Itong mga kanila dito, oh, tibay. Nakarami na, bossing, nakarami na. Ayun, ay nakitambay tayo konti dito sa may sa part nila, sa may lugar nila. Palipad tayo ng drone. So, ayun. Tuloy na ako, sir. Punta pa ako dun sa St. Vincent. Sige, sige. Thank you. Napakaganda dito talaga mga tol, no? Yay! Ayun, no? Biruin mo ito, tinapyas yung bundok mga tol, no? Para makagawa sila ng daan. Tara na sa St. Vincent! Yay! Let's go! Nobody could touch us. We were taking the dive. Underneath the stars, we danced to the daylight. Nothing could compare to our young love, alright? Nobody could touch us. Nandito pa rin tayo sa Barangay Manggayang, Dupax del Sur. Yeah. Ang ganda dito sa open area na to mga tol, oh. Wow. Kahit saan ka talaga magpunta dito sa Nueva Vizcaya ay napakaganda ng iyong matatanaw. Dito Codal Hills. Oh, Codal Hills, papunta dun sa may Codal Hills. Dun baka yun mga tol, hindi natin alam. Pero save it for the next time. Dito tayo pupunta sa may St. Vincent Church, nag-Dupax. And we are entering Dupax del Sur proper. Oh, yun. Oops. May crossing. Pansin mo naman ang isang lugar kapag malapit ka na sa kanyang proper ay dumadaming establishment to. And then ayan, maraming kanto. Hoy! We are here, we are here. Yeah. Uy, anong meron? Uy. And nandito na nga tayo sa Dupax del Sur. Ayan. Anong simbahan mga tol? St. Vincent Ferrer. Oh. St. Vincent Ferrer Parish Church, commonly known as Dupax del Sur Church. Ang simbahan na ito ay matatagpuan sa Barangay Dopa, Dupax del Sur. Ito ay itinayo noon pang 18th century at ito rin ang pinakalumang simbahan sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Simbahan na ito ay napinsala ng gusto noong taong 1990 dahil sa isang napakalakas na lindol sa Luzon. Ito nga ay nagdulot ng pinsala kung saan ang tuktok na krus ng simbahan ay nabagsak. Kabilang dito ang isang pares ng mga haligi na pinalamutian ng mga stuko na inukit ay nasira din. Ngunit ito ay nakumpuni at naibalik ang figura taong 1996. Ang St. Vincent Ferrer Church ay nasa mabuting estado ng konserbasyon sa ngayon.
Makikita din natin dito na napapanatili ang kanyang traditional look at sinaunang mga istruktura. Ito ang St. Vincent Ferrer Church ng Dupax del Sur. So ayun mga tol, welcome to St. Vincent Ferrer Church. Ayan. Ganda no? So isa siya sa pinakalumang simbahan dito sa Biskaya, o di kaya naman ang pinakalumang simbahan. Ayan. So sarado naman siya mga tol. Hindi tayo makapasok. And matatagpuan siya dito sa bayan ng Dupax del Sur. Ayan. So, pahinga muna tayo saglit mga tol. And then let's proceed na, uwi na tayo. Kinabahan ako kanina mga tol kasi biglang nag-restart itong aking remote control dito sa aking DJI Mini 3. Hindi ko alam kung bakit. Dalawang beses. Kaya comment down below naman kung anong magandang gawin. Kailangan ba ng update ng firmware? O may kailangan bang gagawin? Mga ganun. Nabahan ako kanina. Buti na lang at meron siyang feature na return to home. Kaya kung mawalan man ng signal ay automatic, babalik sa'yo. Hindi katulad yung hindi katulad ng jowa mo pag nag-ibang lugar na hindi nababalik sa'yo. Kompleto na naman ang araw po. Hanggang sa muli, see you in the next one. Stay healthy, stay safe, and stay alive. Peace out.